Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Panginoon, maraming salamat sa iyong mapagkalingang pagmamahal na gumagabay sa amin ngayong panahon ng krisis. Naway pahilumin mo ang aming bayang napupuno ng sakit at pagdadalamhati. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabuo na po bilang isang ganap na bagyo ang dating low pressure area na binabantayan ng PAGASA. Ito ang bagyong Karina, ang pangatlong bagyo ngayong taon. Ang detalye sa binabantayang bagyo at ilan pang napapanahong impormasyon, alamin dito sa Panahon TV. Sabay niyo rin kaming napapanood via Facebook at YouTube streaming kung saan pwede kayong mag-iwan ng mensahe o pabati. Mula po rito sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center, ako si Tricia Garin, ang inyong kasama ngayong July 13, 2020. Alam niyo ba na ang katamtamang pagbibilad sa araw ay nakabubuti sa ating buhok? Pinapataas nito ang vitamin D sa katawan na kailangan para sa hair growth. Whether you cut your hair short like mine or keep it long, importante ang sunshine on vitamins D para sa ating kalusugan. Kaya naman abangan ang sunrise along Metro Manila. Yan po ay sa ganap na 5:34 ng umaga. At ang sunset naman, mamaya naman po yan sa ganap na 6:29 ng gabi. Balikan muna natin ang forecast ng PAGASA kahapon bago pa man mabuo bilang isang ganap na bagyo. Isa na lamang low pressure area ang namata ng PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ilang daang kilometro ang layo nito kahapon sa silangang bahagi ng Tagigarao, Cagayan. Hindi pa ito nakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At wala rin po itong epekto sa anumang bahagi dito sa Luzon kung saan malapit ang namataang dating low pressure area na ngayon ay bagyo. Gayunpaman, mabuo man bilang bagyo tulad nga po ngayong araw, posible pa rin pong makaapekto ito dito sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan pa rin po natin na magdudulot yan ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon dahil sa patuloy nitong pagkilos pakanluran. Wala mang epekto sa bansa ang dating low pressure area na ngayon ay isa ng bagyo. Ang Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Southern Mindanao kahapon po yan. Alamin natin maya-maya lamang ang pinakahuling detalye sa binabantayang bagyo at sa ilan pang impormasyon kaugnay sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang mga dam sa ating bansa hindi lamang nagsisilbing daluya ng tubig na ating nagagamit. Marami pang buhay ang nakaasa sa paligid nito. Mula sa mga kababayan nating katutubo hanggang sa kalikasan. Kaya importante na namumonitor natin ang level ng tubig ng mga ito. Unahin natin sa Angat Dam sa Bulacan kung saan nasa 13 milyong residente ng mga Metro Manila dito ang kumukuha ng tubig. Sa Angat Dam, bahagya pong bumaba ang tubig dyan ng 0.09 meters. At as of July 12, kahapon po yan, naitala itong 186.43 meters. Yan po yung current water level ng Angat Dam. Yung normal level ng angat na ito ay nasa 210 meters at yung critical level naman ay nasa 160.08 meters. Samantala, ayon naman dito sa Magat Dam, bahagya rin pong bumaba ang tubig dyan ng 0.50 meters. Kaya naman naitala na lamang itong 170.77 meters kahapon. Yung normal level naman ng Magat Dam sa Isabela ay nasa 190 meters at yung critical level ay nasa 160.08 meters din. Samantala, sa Pandabangan Dam naman,
Umabot din po ng 179.96 meters. Bahagya pa rin po yung bumaba kahapon at yung normal level naman ng pantabang ng dam ay nasa 260 meters. Yung critical level, 160.08 meters. At bukod nga po sa mga pag-ulan na dulot ng binabantayang bagyo, nariyan din ang mga localized thunderstorms na mas malimit tuwing hapon o gabi. Kaya naman dapat lagi tayong handa, may ulan man o wala. Narito ang tag-ulan checklist para sa inyo. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag labasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ng mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Narito na ang mga balitang nangunguna ngayong umaga. COVID-19 numbers sa loob at maging sa labas ng ating bansa, alamin. At malalakas na buhos ng ulan, nagdulot ng baha sa Japan at pati na rin sa ilang probinsya ng China. World's best island, makikita dito sa Pilipinas. Yan at marami pa ang mga dapat abangan dito sa Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Sa puntong ito, alamin naman po natin ang pinakahuling detalye sa binabantayang bagyo at sa lagay na rin ng ating panahon. Alas 3 po ng umaga, huling namataan ang Tropical Depression Carina. Sa layong 335 kilometers, silangan po yan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay po nito yung lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong pumapalo naman ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan pong kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nasa layo po yung 315 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Sa ngayon po, nararanasan na yung epekto ng nasabing bagyo dito sa hilagang silangang bahagi ng Cagayan, abot hanggang dito sa Babuyan Group of Islands. Abot din po yung mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na epekto ng bagyong Carina dito sa Metro Manila, kanlurang bahagi ng Visayas at ilan pang bahagi ng Luzon. Kung mapapansin po natin, sakop po ng malaking kaulapan ng nasabing bagyo ang malaking bahagi ng Luzon at ilan pang bahagi ng Visayas. Kaya naman, umantabay po tayo sa mga anunsyo ng pag-asa hinggil dito sa binabantayang bagyo. At huwag po natin kalimutan yung pag-iingat sa mga posibleng pagbaha at pag-uunang lupa sa mga pag-ulan na dala ng nasabing bagyo. Samantala, sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, maganda at maliwalas man po ang panahong mararanasan, pero posible pa rin itong mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagulo.
At para sa mas detalyadong ulat panahon, alamin naman natin ang weather condition at agwat ng temperatura mula Luzon, Visayas at hanggang sa Mindanao. Unahin natin dito sa Luzon kung saan mapapansin po natin na maulan ang panahon dito sa Legazpi area. Pero sa ngayon po, may mga pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Tulad nga muna nabanggit natin kanina, abot po yan hanggang dito sa Metro Manila. Yung temperatura po natin, umabot ng 31 degrees Celsius. Yan po yung daytime temperature. Mababa po yung temperatura dito sa Baguio City na nasa pagitan lamang ng 17 hanggang sa 23 degrees Celsius. Tignan naman natin ang weather conditions sa Visayas. Ayon sa forecast ng PAGASA, magiging maulan din ang panahon dito sa Iloilo at Bacolod. Maganda naman ang panahon dito sa Metro Cebu at pati na rin sa Tacloban kung saan yung temperatura dyan umabot ng 32 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantala sa Mindanao, ayon sa PAGASA, iilan naman itong maganda at maliwalas sa panahon lalo pat malayo ang lugar na ito sa binabantayan nating bagyo. Ang temperatura umabot ng 32 hanggang sa 33 degrees Celsius lalo na dito sa Metro Davao at Zamboanga. Generally fair weather condition man pero posible ang mga localized thunderstorms sa hapon at maging sa gabi. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Cargo House Incorporated. Ngayong may COVID-19 pandemic, mahalagang malaman ang kaibahan ng mga sintomas ng sakit na ito sa mga sintomas ng trangkaso at allergy. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, maaari kang may flu o trangkaso kapag nakararanas ng pag-ubo, sakit ng ulo, sipon, bigla ang lagnat, pamamaga ng lalamunan at pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan. May allergy ka naman kung may pag-ubo, sipon, pangangati at pamumula ng mga mata at madalas na pagbahi. Samantala, tuyong ubo, lagnat at hirap sa paghinga naman ang ilang mga sintomas ng COVID-19. Maaari ring makaranas ng sipon, pamamaga ng lalamunan at pagkahapo. Ang mga sintomas na ito ay maaaring lumabas sa loob ng 2 hanggang 14 na araw matapos makuha ang virus. Mas malaki ang tsansang makakuha ng COVID-19 ang mga matatanda at yung mga may health conditions kagaya ng sakit sa puso, hypertension, diabetes at kanser sa baga. Tandaan, wastong kaalaman ang kailangan upang ang COVID-19 ay malabanan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Naitala ng Department of Health ang pinakamataas na bilang ng mga gumaling isang araw noong July 11. Ayon sa ahensya, umabot ng 807 ang new recoveries noong araw na iyon. Mataas naman ang bilang ng new cases na umakyat sa 1,387, habang 12 naman ang nasawi.
Kaya naman umakyat na sa higit 54,000 ang kaso as of July 11 habang nasa 14,000 plus naman ang mga gumaling sa bansa. Nasa higit 1,000 ang fatality o yung bilang ng mga nasawi dito sa Pilipinas. Balik operasyon na ang MRT3 ngayong araw pero sa limitadong kapasidad lamang. Matatandaan na noong July 7, tigil biyahe muna ang tren hanggang July 11 matapos magpositibo sa COVID-19 ang mga ticket seller sa ilang mga istasyon nito. 60% ng personnel ng MRT ang nagpositibo sa COVID-19 base sa kanilang resulta ng swab test noong July 8. Higit 1,300 mga empleyado ang kinakailangan para magbalik operasyon ng MRT3 sa limitadong bilang ng mga pasahero. Pero base sa resulta ng COVID-19 test, higit 1,000 ang nagnegatibo na depot personnel o mga nagtatrabaho sa paradahan ng tren. Lampas 1,000 rin ang nagnegatibo sa mga station personnel. Dahilan kaya balik operasyon na ito ngayong araw. 12 bagon ang masasakyan ng mga pasahero na papasada simula 5:30 ng umaga mula North Avenue Station hanggang Taft Avenue Station. Samantala, 14 na barangay sa Pasay City ang dineklarang critical area dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Magtatagal ng 2 linggo ang paghihigpit sa paglabas at pagpasok sa mga barangay na sinimulan nitong July 8. Ito ang iniutos ni Pasay City Mayor Emmy Rubiano. As of July 9, nasa 1,129 na ang confirmed cases sa syudad. May higit 500 recoveries at 44 na bilang ng mga nasawi. Kabilang sa 14 na barangay na critically area ay ang Barangay 14, Barangay 34, 37, 42, Barangay 46, Barangay 106, 144, 169, Barangay 171, Barangay 183, Barangay 184, 190, 193, at Barangay 201 sa Pasay City. Sa iba pang balita, humihiling ng dagdag na medical staff ang mismong mga nurse at medical personnel ng San Lazaro Hospital. Ito'y matapos magpositibo sa COVID-19 ang 40 empleyado ng ospital. Ayon sa Filipino Nurses United ng San Lazaro, ilang dekada na silang lumalaban sa iba't ibang uri ng sakit, nakahawa man o hindi. At ngayon, sila naman daw ang nagiging biktima ng COVID-19. Imbis na 1:1 ang ratio ng nurse at pasyenteng may COVID-19, 1:3 raw ang nagiging senaryo. Kulang din ang mga medical supplies ng mga ospital, bagay na mas nagpapahirap sa mga medical personnel ng San Lazaro Hospital. Ayon sa ilang mga eksperto, posibleng airborne ang COVID-19 transmission. Ibig sabihin, maaring makuha ang virus sa hangin. Paliwas ito sa pahayag ng World Health Organization na limitado lamang ang airborne transmission sa mga medical facility gaya ng ospital. Ayon sa article ng New York Times, sumulat na sa WHO ang mahigit 230 scientifico at hinihinging baguhin ang panuntunan na nakapanghahawa ang COVID-19. Base kasi sa kanilang pag-aaral, pwede ang airborne transmission. Ang mga mas pinong droplets daw kasi pwedeng manatili sa hangin at magpalutang-lutang ng mas mahabang distansya, lalo na sa matataong lugar na walang maayos na bentilasyon. May malakas na ebidensya naman na makapagpapatunay umano na maaring maisalin ng buntis na positibo sa COVID-19 ang sakit sa sanggol nito. Bagamat ilan lang ang kaso ng mga sanggol na tinamaan ng COVID-19, nakita raw sa mga pag-aaral ang koneksyon ng mother and infant transmission. Ang mga researchers sa Italy ay nagsagawa ng pag-aaral sa tulong ng 31 buntis na naospital dahil sa COVID-19. Dito nila natukoy na mayroon ng dumapong virus sa placenta, umbilical cord,
at gatas na mga ina. Gayunpaman, wala namang nagpositibo na sanggol mula sa mga buntis na pinag-aralan. Anggit naman ng World Health Organization o WHO, low risk man ang mga bata sa COVID-19, high risk naman daw ito sa ilan pang mga sakit na kayang malabanan sa tulong ng gatas ng ina. Saan man magpunta ngayong Lunes ng umaga, samahan niya ng pag-iingat sa virus at paghahanda na rin sa lagay ng panahon. Narito ang weather conditions sa piling lungsod ng ating bansa. Ayon sa forecast ng PAGASA, generally fair weather condition ang mararanasan ngayong araw. Sa Kabanatuan, Calayan Islands, pati na rin sa Calapan, Dumaguete at Rojas. Ang mga lugar na ito, maganda man ang panahon pero posible ang mga biglaan at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura, nasa pagitan naman po yan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantala, sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at Dipolo, ganun din po ang panahon. Maganda at maaliwalas pero may chance pa rin na mga biglaan at pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagulog. Mas madalas po yan mamayang hapon o gabi. Ang temperatura sa mga lugar na nabanggit natin, nasa pagitan naman yan ng 23 hanggang sa 34 degrees Celsius. At sa mga maagang mamamalengke naman, maging metikuloso sa pagpili ng bibilhing isda at ilan pang shellfish, lalo kung kabilang ang inyong lugar sa mga baybaying nasa ilalim ng red tide warning. Ayon kasi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakataas ang red tide warning simula pa noong June 22 sa Surigao del Sur, partikular po yan sa Lianga Bay. Gayon din sa Dawis at Tagbilaran City ng Bohol. Kaparehong abiso sa Palawan, partikular sa Puerto Princesa, gayon din sa Baliti Bay at Matis City ng Davao Oriental. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Provincia Mart. From harvest to home. Patuloy ang overseas voting registration para sa mga Filipino abroad hanggang September 2021. Bumisita sa ating embahada, konsulado, misyon o meko, dala ang inyong valid Philippine passport. Kung ikaw ay isang dual citizen, dalhin ang original o certified true copy ng inyong Certificate of Retention or Reacquisition of Philippine Citizenship. Kung ikaw ay seafarer, dalhin ang pasaporte at seaman's book sa scheduled boating outreach o akyat barko sa inyong lugar. Kung ikaw naman ay magbabakasyon abroad mula April 9 hanggang May 9, 2022, siguraduhin magparehistro bago umalis ng bansa upang makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na itinalaga ng COMELEC at DFA-OVS. Patuloy na patatagin ang ating demokrasya, karapatan at tungkulin nating magparehistro at bumoto. Isang paalala mula sa COMELEC, DFA-OVS at Panahon TV. The
Good morning and welcome back sa Panahon TV. Sa mga kababayan natin abroad, bukod sa pag-iingat ngayong may COVID-19 pandemic, dapat din po tayong maging handa sa weather condition ngayong araw. Kaya naman narito ang forecast sa iba't ibang bahagi, iba't ibang bansa sa mundo. Nasa 50 ang bilang ng mga kababayan natin abroad ang tinamaan ng COVID-19 kahapon. 8 ang bagong recoveries at 17 naman ang mga nasawi. Ayon pa sa datos ng Department of Foreign Affairs, unahin natin sa Asia-Pacific region kung saan umabot na sa 679 ang confirmed cases. 4 ang bilang ng mga nasawi at yung recoveries naman ay nasa 556. As of July 12, sa Middle East at Africa, umabot na sa 6,422 ang confirmed cases ng mga kababayan natin dyan. Higit 300 ang bilang ng mga nasawi at higit 3,000 naman ang bilang ng mga gumaling. Ang mga kasalukuyang nagpapagaling mula sa COVID-19 ay nasa 2,000 plus. Ayon pa sa DFA, sa Europa, umabot na sa 1,047 ang confirmed cases. 95 fatality o bilang ng mga nasawi at yung mga gumaling na sa COVID-19 ay nasa 468. Halos kapareha ang bilang ng mga nagpapagaling na mga kababayan natin mula sa COVID-19 sa Europa. Sa Amerika, 699 confirmed cases ang naitala. 169 naman ang bilang ng mga nasawi at yung mga gumaling na mula sa COVID-19 ay nasa 410. 120 naman ang mga nagpapagaling. Tingnan naman natin ang latest COVID-19 numbers sa iba't ibang panig ng mundo ayon sa datos ng Johns Hopkins University. As of July 12, 12,739,269 ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19. Globally po yan. Yung bilang naman po ng mga gumaling na o ng mga nakarecover mula sa COVID-19 ay nasa higit 7 milyon ang bilang. 565,000 plus ang bilang ng mga nasawi sa iba't ibang panig ng mundo. Malalakas na ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagragasa ng tubig ulan ang naranasan sa Kumamoto, Japan. Ayon sa report noong July 6, 49 ang kumpirmadong nasawi at marami pa ang patuloy na pinaghahanap. Umabot sa highest level warning ang itinaas ng Weather Bureau ng Japan sa Fukuoka, Nagasaki at Saga Prefectures. Sa mga lugar na ito, umabot sa higit 300,000 mga residente
ang pinalikas. Mas naging pahirapan ang rescue and retrieval operation dahil sa mataas na baha at pagragasa ng tubig-ulan. Ang Japan ay nasa kalagitnaan na ng tag-ulan, maulan na panahon nito, kung saan natalamak ang malalakas na buhos ng ulan at matinding pagbaha. Sa iba pang balita, nagdulot rin ng matinding pagbaha ang malakas na ulan na bumuhos sa ilang probinsya ng China. Nitong Sabado, pinangambahan ang pag-apaw ng tubig sa Yangtze River, kaya umakyat sa level 2 ang flood control warning nito. Ibig sabihin, posible ang pagkasira ng dam dahil sa dami at bigat ng tubig at maaring senyales din ito ng pag-apaw pa ng iba pang ilog na konektado. Pinangangambahan din ang pag-apaw ng Poyang. Ito ang pinakamalaking freshwater lake sa China. Sa malalakas na buhos ng ulan noong Sabado, higit 5 milyong mga tao sa Jiangxi Province ang apektado. Lampas 400,000 mga tao naman ang nailikas na at higit 4 milyong ektarya ng lupain ang nasira, habang halos 1,000 mga bahay ang nagiba. Samantala, ayon naman sa PAGASA, naglabas ng thunderstorm advisory ang ahensya kaninang 5:30 ng umaga sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po dito ang Bataan at Batangas dahil po yan sa dominanteng bagyo na binabantayan ng ahensya. Pagandaan po natin yung malalakas na buhos ng ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa susunod na 1 hanggang sa 2 oras. Halos ganito rin po yung panahong mararanasan sa Metro Manila, partikular sa Las Piñas, Paranaque at pati na rin sa Muntinlupa. Magtatagal din ng 1 hanggang 2 oras o susunod na 1 hanggang 2 oras sa mga pag-ulan sa Laguna, partikular sa Lumban, Santa Cruz at Pagsanhan, gayon din po sa Cavite. Diyan lamang po yun at magbabalik pa ang Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng IWMI o Integrated Waste Management Incorporated, your environmental conservation partner. Magandang umaga, muli kayong nakatutok sa Panahon TV. Kasing rami na mga bituin sa kalawakan ng mga balita at impormasyong kailangan nating malaman. Ilan sa mga ito ay hatid sa atin ngayong araw ni Patrick Absuna. Magandang umaga, Patrick! Happy Monday, Tricia, at sa lahat ng nanonood sa Panahon TV. Ang ating solar system binubuo ng ilang daang buwan na pinag-aaralan at posibleng usbong ang panibagong buhay. Pero ayon sa karamihan, ang planetang Mars daw ang pinakamagandang lugar upang maghanap at magpausbong ng ikalawang tree of life. Sa itinagal ng panahon, isa sa mga bagay na pupukaw sa interes ng tao ay kung may iba pang planeta na namumuhay rin bukod sa ating mundo. At habang tumatagal ang panahon, mas nilalawakan din ng mga mananaliksik ang kanilang mga kategorya sa paghahanap ng mga habitable planet.
Isa sa mga ito ay ang paghahanap nga ng presensya ng tubig na siyang kinailangan o kailangan upang mag-evolve at mag-mutate ang mga organismo. Dahil sa mga kanal na diskubre sa Mars, ito raw ay sinyales na puno ito ng tubig noong unang panahon. At posible daw na may presensya pa rin ito sa ilalim ng pulang lupain ito. Bagamat ito ang isa sa mga bagay sa kalawakan na bumibida bilang posibleng matirhan ng tao, ayon sa mga eksperto, mapanganib para sa kahit anong buhay na organismo ang kondisyon sa Mars. Dahil yan sa kakulangan ng atmosphere sa planeta, maaari itong matamaan ng tinatawag na GRB o gamma ray burst, isang malakas na bugso ng radiation mula sa kalawakan. Kilala rin sa tawag na life sterilizing ionizing radiation dahil namamatay ang lahat ng organismong natatamaan nito. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga misyon papunta sa Red Planet. Kaya na rin ang pag-aaral at pagsasaliksik ng mga bagay na posibleng maging dahilan ng paglalagi ng tao sa Mars. Samantala, narito naman ang iba pang datos sa astronomiya. Ang moonrise ang pagpapakita nito sa kalangitan. Ito ay siganap na alas 12 na umaga at tulubog naman niya na 12:08 ng tanghali. Narito naman ang magiging i-tune na nito mamaya. Last quarter ang tawag sa face kung saan mistulang pizza na perfectly sliced into half ang ating buwan. Tinatawag din itong third quarter moon at during midnight ang moonrise habang tanghali naman ang moonset. Ang kaliwang bahagi ng mundo ay nakakatanggap ng liwanag mula sa araw habang ang kanang bahagi naman ay mayroong anino ng daigdig. Hindi gaanong malaki ang epekto nito sa tidal variation. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw, bukas muli. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Umsuna. Balik sa iyo, Trisha. Maraming salamat, Patrick. This time, tingnan naman natin ang tidal level update along Manila South Harbor. Ayon dito ang high tide natin kung saan tataas yan ang 0.78 meters. Yan po ay sa ganap na alas 3 ng hapon mamaya. Ang low tide naman, 9:14 ng umaga kung saan bababa yan ng 0.60 meters. At kung nabitin kayo sa mga balitang pangkalawakan natin for today, dalawang araw na lang ang aantayin. Muli na naman tayong matututo ng mga bagong kaalaman. Abangan ang Understanding Space, libreng webinar para sa lahat ng mga gustong matuto ng mga impormasyong pangkalawakan kasama ang PAGASA Astronomical Observatory Chief na si Mr. Mario Raimundo. Makakasama rin natin dyan syempre si Patrick Obsuna. Abangan ang webinar na yan sa July 15, 2020 from 2 p.m. to 3 p.m. Para makarehistro, pumunta lang sa www.eventbrite.com at hanapin ang event na Understanding Space with Mario Raimundo. Siguraduhin nakarehistro para may email namin sa inyo ang link ng webinar. Para makuha ang certificate, please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Maaari ring i-click ang going button na makikita sa aming Facebook post kaugnay sa webinar na ito. No need to space out. Register now. Puno ng misteryo ang kalawakan. Marami ang hindi pa natin natutuklasan. Pero sigurado namang nakamamangha ang kwento sa likod ng mga ito. Ngayong araw, alamin natin kung saan nga ba hango ang mga pangalan ng iba't ibang planeta sa kalawakan. Alam mo ba na may ibig sabihin ang pangalan ng lahat ng mga planeta sa ating solar system? Dahil pinakamabilis umikot ang Mercury sa araw, ipinangalan ito sa matuling Roman messenger god na si Mercury. Ang planetang Venus naman ay base sa pangalan ng Roman goddess of love and beauty dahil ito ang pinakamaliwanag sa langit. Ito ang natatanging planeta sa ating solar system na ipinangalan sa babae. Namumukod-tangi ang pangalan ng Earth na hindi isinunod sa Greek or Roman gods and goddesses. Ang pangalang Earth ay hango sa Old English na salitang Eartha at German word na Erde na ang ibig sabihin ay ground.
Mars ang tinaguriang Red Planet. Kaya naman ito ay ipinangalan sa God of War. Sa Roman mythology, si Mars ay nakasakay sa chariot na hila-hila ng dalawang kabayong sina Phobos at Deimos na ang ibig sabihin ay fear at panic. Ang dalawang maliliit na buwan ng planeta ay ipinangalan din sa mythical horses nito. Ang Jupiter naman ay pangalan ng Roman sky god, bilang ito ang pinakamalaking planeta sa solar system. Sa Roman god of agriculture naman at Roman god of time, isinunod ang pangalan ng pangalawa sa pinakamalaking planeta sa ating solar system, ang Saturn. Nakuha ng mga planeta ang kanilang mga pangalan dahil pinaniniwalaan noong unang panahon na sila ay mga likha ng mga Roman and Greek gods. Ang Uranus ay hindi visible to the naked eye. Ito ang kauna-unahang planeta na nadiskubre gamit ang telescope. Ipinangalan naman ito sa Greek god of the sky. Dahil sa kanyang deep blue color, ipinangalan ang Neptune sa Roman god of the sea. Ang Pluto na natuklasan noong 1930 ay hango naman ng pangalan sa Roman god of death. Dahil ito ang pinakamalayo at pinakamalamig na planeta. Sa loob ng 76 na taon, ito ay kinilalang pangsyam na planeta sa ating solar system, hanggang sa tukuyin ang katangian ng isang tunay na planeta. Ngayon, ang Pluto ay isa na lamang dwarf planet. Ngayon, alam mo na! Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Warm o Waste and Resources Management Incorporated, turning your wastes into useful resources. Good morning sa mga kaka-tune in pa lang at hindi naabutan ang forecast natin for today. Muli nang nagbuo bilang isang ganap na bagyo ang dating low pressure area at pinangalanan itong bagyong kanina, ang pangatlong bagyo ngayong taon. Kanina nga pong alas 3 ng umaga ay huling namataan ang nasabing bagyo sa layong 315 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Taglay po nito yung lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbuksong pumapalo naman ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong Karina pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon nararanasan na yung mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin dito sa hilagang silangang bahagi ng Cagayan abot hanggang sa Babuyan Group of Islands. Mararanas din ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na epekto ng bagyo ang Metro Manila, kanlurang bahagi ng Visayas at pati na rin sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Umantabay po tayo sa mga anunsyo ng PAGASA at sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At para sa mas tuloy-tuloy na ulat panahon, alamin naman natin ang weather condition sa iba't ibang bahagi o sa mga susunod na tatlong araw. Sa Baguio City, paghandaan po natin ang maulan na panahon bukas. Pero sa Miyerkules at sa Huwebes, generally fair weather condition na ang mararanasan. Samantala,
Sa Metro Manila, maranasan pa rin po natin ang maganda at maaliwanas sa panahon bukas hanggang sa araw po yan ng Miyerkules. Pero posible pa rin po yung mga biglaan at mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagpulok. Ang temperatura natin, malilama umabot ng 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, halos ganito rin yung panahon. Maganda at maliwala sa mga susunod na tatlong araw. Temperatura, nasa pagitan naman po yan ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Davao, maganda at maliwalas din ang panahon for the next 3 days. Ang temperatura naman sa mga araw na ito ay hindi naman nagkakalayo. Nasa pagitan lamang yan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga, generally fair weather condition bukas na magtatagal hanggang sa araw ng Huwebes. Pero posible pa rin yung mga biglaan at mga pulupulong pag-ulan na pagkidlat at tuhulog. At ang temperatura, maring umabot ng 32 degrees Celsius. Marami ang binago ng pandemyang ito sa buhay ng tao. Pero nananatili pa rin ang kagandahan ng mga lugar na sikat bakasyonan sa bansa. Tingnan natin ang weather condition ng ilan sa mga ito. Sa Bigan, Banao, Anilao at Puerto Galera, generally fair weather condition ang maasahan ngayong araw. Sa Banao, mababa lamang po yung temperatura dyan na nasa pagitan ng 16 hanggang sa 23 degrees Celsius. Maganda at maaliwalas man ang panahon pero posible itong mga biglaan at mga pulupulong pag-ulan. Sa Naga City, El Nido, Boracay at Camigi naman, ganito rin po ang panahon. Maganda at maaliwalas sa halos buong maghapon pero may posible pa rin mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa later part of the day. Temperatura naman sa mga lugar na ito ay nasa pagitan ng 23 hanggang sa 37 degrees Celsius. Kinilala bilang best island of the world, ang Palawan. Umabot ng 94.86 ang puntos nito base sa isang travel magazine. At sa ika-apat na pagkakataon, muling nanguna ang Palawan sa top 25 islands in the world. Ayon yan sa New York-based Travel Leisure Magazine na nai-publish noong Miyerkules. Bagamat sarado pa ang isla ng Palawan sa mga turista dahil sa pandemya, na mayagpag pa rin ang ganda ng dalampasigan nito, pati rin ang malinaw na karagatan, rainforest, ilog, at ilan pang UNESCO World Heritage Sites nito. Pang-14 naman sa listahan ng isla ng Boracay, pero panlima ito sa listahan ng Asian Category Best Islands in the World. Noong nakaraang buwan lang, napabilang din sa listahan ng El Nido, Palawan sa isa pang travel magazine bilang 30 best beaches in the world. Sarap mag-travel, no? Pero syempre, priority rin natin yung sarili nating kaligtasan at kalusugan. Ngayong gipit ang karamihan sa atin, ipon-ipon muna tayo. Hindi lang para sa travel goals, ha? Para na rin mag-ipon sa ating health and emergency savings. And that's all for today. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging manatiling nakatutok sa mga napapanong impormasyon at sa binabatayang bagyo dito sa ating bansa. I-like at i-follow na rin ang aming social media accounts, panahon.tv. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako si Trisha Garin at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Mag-ingat po ang lahat at magandang umaga. Panginoon, idinadalangin namin ang may sakit at nawala ng mahal sa buhay. Ipadama mo po sa kanila ang inyong wagas na pagmamahal upang mapuno sila ng pag-asa. Kami ay nananalig sa iyo. Amen.